kung saan almost 1 week po nila itong ginawa. Medyo mabilis para sa atin dahil ang alam nyo naman pag gumagawa ng daan dati ay umaabot ng taon, no? Pero ito ay ano lang, weeks lang naman. Okay guys, good morning. Isang napakagandang araw sa ating lahat, no? At ngayon ay i-share ko lang sa inyo kung gaano na ba kaganda ang daan. Ang daan dito sa may Calaclan Road, no? O kaya itawagin natin Zigzag Road ng Calaclan, no? Dati nung hindi pa 'to nagagawa, guys, ay marami siyang butas, lubak-lubak. Siguro dala na rin ng katagalan ay nagka halos din na siya ganoon kaganda. Pero ngayon, guys, ay newly asphalt road na siya, guys, no. Ito. Itong simula nito, ito na po yung simula nung pag-repair ng daanan na ito. Okay, tignan nyo naman, guys, kung gaano kaganda ang daanan ngayon dito sa may Zigzag Road ng Calaclan, no? Ito yun, guys, kung saan almost 1 week po nila itong ginawa. Medyo mabilis para sa atin dahil ang alam nyo naman pag gumagawa ng daan dati ay umaabot ng taon, no? Pero ito ay ano lang, weeks lang naman. Then yung pag markings ng mga daan naman ay mabilis din, ilang araw lang nila nagawa ay meron ng mga markings ng mga puti yan, yung mga orange lines na yan. Ilang araw lang nilang ginawa. Okay, ito na yung pinaka Calaclan, no? Zigzag Road ng Calaclan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda na yung ang daan na ito. Okay, at wala na siyang butas-butas, guys. Ito yun, guys, nung ganda. Then dito nga pala sa Calaclan ay merong dalawang part ng Calaclan, guys, no? Merong upper, merong lower. At dito rin matatagpuan ang some beaches dito sa Olongapo dahil ang Calaclan po ay mismong tabi lang po ng dagat. Yan, kung natatanaw niyo yan, guys, no? Yan. Katulad nito, ito ay sa Dumlao Beach Resort. Eh, nandito rin ang pinakasikat na beach sa Olongapo, kung saan itong beach na to ay resort na ito ay na pictures na sa mismong TV. Ito yung Inflatable Island, kung tawagin ay Samba Beach. Yun, guys, no? Kaya Samba Beach, blue water. Diyan yung ano, yung malaking inflatable pool, no? Ayan. Yung Samba Beach, ayan yung former Cali Beach, guys, no? Isa ring sikat na beach yan dati. Mga elementary days ko. Year 1990 siguro, Cali. Yan yung ano, pinakasikat na beach dati sa Olongapo. Ito yun naman yung Ocean View. Yeah, Ocean View Beach Resort. Yan, guys, no? Napaka-smooth na po ng daanan dito, guys. Kaya hindi ka na mag-aalangan na lumiko. Dahil nga zigzag ito, ay medyo mapapasarap ka sa pag-drive. Siyempre, doble ingat lang din, guys, no? Dahil hindi lang naman tayo ang nagda-drive dito sa daanang ito. Kaya so,
doble ingat tayo, which is two lanes to, kailangan kung nasa left lane ka lang, left lane ka lang. Kung mag-iba kang lane ay kailangan mo mag-syempre tingin sa salamin o side mirror at make a turn light, no, which is left or right. Okay. Nandito rin ang Preda Foundation. Then dito sa Calaclan guys ay dito rin matatagpuan yung cemetery, public cemetery guys. Ito. Itong Calaclan pala guys ay ano rin siya guys, no? Part din siya ng bundok. Kaya nahahati ang Calaclan sa upper at saka lower Calaclan. Ito yung public cemetery natin dito sa Olongapo City. Then dito rin sa Calaclan guys ay dito rin po nakahimlay ang ating ang kauna-unang mayor dito sa Olongapo City. Dito rin po natatagpuan sa Calaclan guys ang parola, no? Ito yun guys, yan. Yan yan. Dito, yan 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 yan. So ito na yung daan guys, no? Kompleto na at hindi na siya sira-sira. Hindi na siya lubak-lubak. Kaya napaka-smooth na po ng biyahe dito. Siyempre, kapag umuulan guys, ang disadvantage lang ng asfalto guys, pag umuulan, ay madulas po siya, no? Kaya, once na nagbabaybay tayo dito sa Calaclan Road o Zigzag Road ng Calaclan ay make sure na dahan-dahan tayo sa pagdadrive, especially kapag maulan dahil sobrang dulas po talaga, no? Lalo na at puro liko, zigzag road to, kaya kailangan dahan-dahan tayo. At the same time, itong Calaclan Road ng Zigzag Road ay ito po yung may madalas na may maaksidente, no? Kahahapon ay nakita ko nakataob na L300 at nahulog yata sa kanal. Kataob eh. Kaya ingat tayo guys, di ka naiiwas sa mga biglang butas o potholes, no? Kaya smooth na smooth. Kaya good job DPWH sa patuloy na pagsasagawa, pagre-repair ng ating mga daanan, mga public works, especially sa mga national highway. In spite of this pandemic na kinakaharap natin ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang proyekto ng DPWH. Kaya saludo po ako sa inyo dahil hindi lang po dito sa Olongapo City ang mga ginagawang kalsada o daan dito, kundi buong Pilipinas po sabay-sabay pong ginagawa guys, no? Mantakin nyo yun guys. Nasa ano tayo eh, di ba? Nasa crisis tayo ngayon, health crisis, kung saan halos lahat ng gastos ng gobyerno ay nakatutok sa health, no? Dahil nga sa gawa ng virus na ito, ng COVID. At the same time, may mga bagong variant na ng virus, no? Kaya lalong may stress ang ating government. Kaya sa mga tulad natin na mamamayan ay sumunod na lang po tayo sa mga protocols ng government dahil for the safety na rin sa atin yun guys, no? Wala namang mawawala kung susunod tayo. Face mask tayo palagi once na nasa public tayo. Face shield sa mga matatahang lugar, umiwas tayo guys, no? Para maiwasan ang pag transmit ng virus, no? At guys, ito nga pala, oh. Ito yung Calaclan Bridge din, no? Part din siya ng Calaclan, kaya tinawag na Calaclan Bridge. At malapit na rin matapos ang pagdaragdag ng isang lane sa bridge na ito. Kaya magiging 2x2 lanes na po isyo at the same time.
luluwag na ang traffic dito, guys. Ayan, oh. Meron na siyang tawag dito, bakod. Basta ano siya, bakod. Ayan, guys. Kompleto na siya. Siguro i-tingnan niyo i-asfalto din siguro to after makompleto ng tuluyan yung tulay na ito, kaya malapit nang lumuwag ang traffic dito at nakaabang na rin yung two lanes dito sa after magtulay. Kaya kapag nagawa yan, guys, sana wala na magpark din sa right lane na yan, no? So yun, guys, share ko lang ang nakita kong progress sa mga ginagawang daan dito sa Olongapo City, no? Isa sa mga natapos nilang road repair ay sa may Kalaklan Road, no?
Kaya ride safe guys. Thank you sa panonood. Kaya sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe na po. At sa mga hindi pa po nakakapag-like and follow sa ating Facebook page, ay mag-like and follow na po, no? Para maging updated po sila sa ating mga latest uploads at vlog na gagawin natin sa mga susunod na araw.